Detroit Pistons, in-unveil na nga ang kanilang panibagong jersey. At mga idol, ito ang kanilang 2022 statement uniforms. Inspired nga daw ito ng isang fan, mga idol, na noong 2020 daw ay sinabi na pangit nga daw ang jersey netong Detroit Pistons. At ngayon nga, mga idol, mapaguhin na nila ito. Nirequest nga daw nung fan na mas maging vibrant at mas maging cooler nga daw yung mga jersey netong Detroit Pistons. At mga idol, hati nga ang mga NBA fans sa opinion nila sa jersey netong Pistons. Yung iba ay nagagandaan dahil simple nga lang daw pero may dating. Kaso ang ibang mga NBA fans ay sinasabi namang sobrang simple na nga daw ng mga NBA jerseys ngayon. At dapat nga daw na bumalik sa era kung saan magaganda talaga maangas ang jersey ng mga NBA teams. Kagaya na lamang netong sa Grizzlies, sa Raptors, sa Sixers, pati na rin sa Timberwolves. Kayo ba mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa bagong jersey ng Pistons? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon naman ay pag-usapan na nga natin ang ating next balita na patungkol nga dito kay Luka Doncic. Dahil matapos nga na itong si Giannis Antetokounmpo ay iset ang record sa most points scored sa Eurobasket game, ay itong si Luka, mga idol, ay binasag agad yon. Nagtala lang naman siya ng 47 points, 7 rebounds and 5 assists laban sa team nila Rudy Gobert na France. Grabe nga rin ang kanyang mga ginawa dyan. Step back 3-pointer, trick shot sa 3-pointer at iba-iba pa nga, mga idol. Talagang ang nagpakitang gilas itong si Luka Doncic, mga idol, against sa powerhouse team na France. At ang maganda pa nga rin dito ay tinalo nila ito. At ngayon naman ay pag-usapan na natin ang ating panghuling balita na patungkol kay Gary Payton at ang kanyang nasabing dahilan sa interview nga sa kanyang bagong team na Blazers kung bakit nga siya umalis sa team ng Golden State Warriors. At ang kanyang sinabi, mga idol, for the money, I had to take the money. I would love to go back to Golden State but it didn't work out. Pwede sana siyang ofera ng kontrata ng Golden State, mga idol, na 2 years, 9.3 million. Kaso napakalaki nga ng pagkakaiba ng offer na ito namang team ng Blazers. Yan nga, mga idol, ay 3 years, 26 million. Napakalaking diferensya nga na for sure na ganyan din ang ating gagawing desisyon kapag nandyan din tayo sa sitwasyon ni Gary Payton. Malaking ang pera ang kanyang iiwanan kung babalik siya sa Golden State. E alam naman natin na si Gary Payton, mga idol, ay matagal ding nagsubok dito sa NBA. Paalis-alis nga siya at paiba-iba nga siya ng NBA teams. Minsan nasa NBA nga, minsan nasa G League. Kaya nga, mga idol, mahirap na sisihin na itong si Gary Payton na tlanggihan yung pagkalaki-laking kontratang yon. At hindi lang malaki, mga idol, medyo long term na din yan dahil 3 more years pa ang kanyang itatagal dito sa NBA na for sure mas marami pang pagkakataon ang mabibigay sa kanya na ipakita talaga ang kanyang tunay na galing at mag-improve pa nga sa kanyang paglalaro. Pero hindi nga rin natin mapagkakaila na ang team ng Golden State Warriors ay malaking parte nga kung bakit nakakuha ng ganyang kalaking kontrata etong si Gary Payton II.